sa wakas, eto na. Nakakuha ko na yung kauna-una ng trophy ko, napakalaki. So, bro, may pangalan eh. Ayun nga pala, ano pangalan? Magkinakas kayo! So guys, meron tayong mga magagandang lalaking bisita. Ito, mga tropa natin na nagba-vlog. So sila eh, hindi sila ganun kasikat sa pagkakalapate. Pero sikat na sikat itong mga to sa pagba-vlog. So, tanungin natin sila. Usapin natin sila kung ano yung mga sikreto na ginagawa nila sa pagba-vlog nila. So pagdating sa pagba-vlog, ang daming subscriber ng mga to. Ito, idol to mga to. Susunod ka na sir, susunod na raw ako. Pwede na, Michael Rasquero lang sa akalam. Ayos. Pasubscribe mga tropa. So mamaya, interview natin sila Sir Double Cards. At malaman natin yung mga sikreto nila kung paano sila nagkaroon ng maraming mga subscriber. So yung mga magagandang mga moments sa buhay nila sa pagbablog nila, tsaka yung mga hindi nagaano, at para makakwento nila sa atin para magkaroon tayo ng inspirasyon. Para to sa mga bagong nagbablog, panoorin natin sila guys. So ito mga kaibon, itutur natin sila na EA Love TV tsaka si Sir Dabarkad sa ating Love. So tanungin na rin natin, eto mga to, sikat na sikat to sa pagbablog eh. Eto bro, ito yung sikat sir eh. Ilan ang subscriber? Ano pa lang, 136. 136,000! Ay sir, EA. Road to 10,000 pa lang. Ayun, road to 10,000. Ako, road to 1,000. Pero, tapunta rin yan, kaya supporta natin si Sir Michael Rasquero. Ano pa lang sir? Michael Rasquero. Family Vlog. Family Love TV. Ay, Family Love TV. Medyo mahaba sir, dapat medyo painting nyo para medyo para matandaan ng mga subscribers natin. Mga double cuts, gano'n. Michael Rasquero, Ibon. Ano ba kayo mga ka-Ibon? Michael Rasquero, Ibon TV. Mga ka-Ibon. Basta kayo na sir, Michael Rasquero TV. Michael Rasquero TV. Para so, champion Rasquero. O, champion Rasquero. Yabang. Sir, paano ba makakuha ng mga gano'n sir? Ano mga sekreto para maka-achieve ng maraming mga trophy? Okay, gano'ng hawak-hawak ng ibon? Oo, yun. Boy, ibang ibon yung inawakan mo! Iba yan! So, eto, kailangan din. Tsaga ka lang din talaga. Tsaka una sa lahat, dapat bloodline. E paano eh, sir, nakuha ko sa mga pet-shop lang. Hindi wala pa lang ang chance niyan. So, misa suntok-suntok sa buwan kasi pagkaganan, dapat alamin mo. Kukuha ka dun sa consistent winner. So, kasi mag-aalaga ka rin lang, mag-aalaga ka na ng mga the best talaga. Tsaka kukuha ka ng ibon, kukuha ka dun sa may mga magagaling talaga na nag-iibon. Kaya kanina, nakita sa kalapatan niyo may ganun, na may parang pantalon. Eh, sa mga viewers natin, mahilig magkumpara yan eh, no? Tama. Makita na kamukha yung kalapate, at baka sabihin nila, ganun na rin yung performance. Tama. Mali yun. Eh, balak pa naman gawin yun. Baka pag wala makuha kayo ng mga cowboys sa Petchef, delikado kasi sayang yung oras. Panahon, tsaka yung gastos, parehas din. Tapos, pagdating na naman, training pa lang, wala na. Wala yung pala sekreto. Pero syempre, kailangan din yan ng mga swerte-swerte, no, boy? Pero sir, parang di nata ito, kailangan ng swerte. Pinapitan na ng swerte. Mismo. So, pagka masipag ka at matyaga ka, malapit ka sa swerte pagka ganun. Ano mo kasing sipag, sir, ang kailangan para makakuha ng mga ganito? Ano boy? Ano mo kasing sipag, sir? Ano mo kasing sipag yan? Para... So, una nga sa lahat, kailangan bloodline. Bloodline? Alam mo dapat yung bloodline na kukunin mo. O, kukunin mo ba yung mga pang long distance bird, mga middle distance bird? Alamin mo kung ano yung mga lalaruan mo. Pero ako, sinasuggest ko na dapat meron kayong middle distance bird tsaka meron kayong long distance bird sa loob nyo. Para yung mga middle distance bird, yun yung magtatrabaho para sa inyo. Para hindi nyo na kailangan na kumuha ng pera sa bulsa nyo, kalapate mismo magtatrabaho para sa inyo. So, yun ang susunod. Yung mga kasus nyo sa loob nyo, sir? Alas sa kalapate lang din ang galing? So, yan. Lahat. Puro sa kalapate yan. Tanungin mo kung magkano ginastos? Magkano ba sa kulungan niya, sir? So, ito. Ginastos ko rito. Nasa 200,000. 200,000? Grabe naman yan.
Kalapati, 200,000? So, katas din yan ang ano, panalo sa Kalapati. Grabe. Yung mga kulungan na yan. So, lahat ng kulungan dito, lahat ng ginasos dito, sa Kalapati galing. Baga, yung Kalapati yung nagtatrabaho sa sarili nila. Wala ko nilabas na pera dyan. Puro panalo ng Kalapati yan. Ang loob niya worth 200K sa Kalapati lang din galing? Oh, sa Kalapati lahat yan. Yun. Pati pambili ng bigas. Ano muna sir, yung asawa niya, syempre, nag-umpisa pa lang, syempre natututol din sa pag-aalaga ng Kalapati. Eh, nung sabi niya sa mga asawa na mga nanonood dyan, eh, para wayagan din yung mga kaibo natin na nanonood. So, kung mag-iibon kayo at may asawa kayo, so, yung unang i-condition nyo, sabi ko sa una kong video, condition mo muna yung family, yung asawa lalo, kasi pagka may kontra, mahirap talaga manalo. Kaya pala, boy. Pero ngayon, dinasahin ko itong asawa ko. So, diba, mag-iibon. Pero na tayo lang sa YouTube eh. Mag-iibon ka na mag-iibon, tapos wala kayong pambili ng ano, kung ano-ano. Tapos, magalit asawa. Yung isa sa anong, sir, nahirapan din ako kasi, patingi-tingi ako, no, yatago ko pa kasi, dati asawa ko nagkatrabaho. Ngayon, pag may sobra, pambiling ulam, binabawasan po. Ayun. At sabi ko, pambiling tingin ng ano, bakit kami sa Kalapati. Tama yun. Eh, minsan nahuli, nagalit. Yun. Kaya mas maganda na rin na, ano, may, tawag ito, may suporta ng asawa. Hindi ka pwedeng ikaw lang, no? Parang mahirap, may kontra, parang mabigat. Oo. Lahat naman yan, alam yun, lahat ng mga nagkakalapati pag kami, ano, may mga kontra sa pag-iibon. So, sir, baka yung market na to, na-display ko lang sa ano. Pwede naman, pero ano yan eh. Per day? Grabe. Ano, per day? 35 pesos. Bigot. Gawa sa silver yan mo eh. Grabe naman. So, no. Pag-uha na lang sa recto, no? Pwede naman yun eh. No? Oh, marami daw. Kaya mo yan. Magic mo yan. Grabe naman. Sinerti naman. Ito mga kaibon, nandito si Sir Cude at saka si Sir EA. So, dito natin matatanong kung ano yung mga sekreto nila sa pagbablog. So, yung mga newbie dyan at nag-inspired na mag-vlog. So, kagaya ko, newbie lang ako sa pagbablog. So, dito natin tatanungin sa kanila kung ano ba yung mga pwede nang gawin o ano ba yung mga pwede diskarte na gawin para dumami yung subscriber at marami manood sa vlog natin. So, si Sir Cude. Sir EA muna para ano. Sir EA muna. Sir EA. Okay, yung copy na. Ito si Sir EA. Ito, malupit din to na vlogger. Ito, professional vlogger to mga to. Pag kumuha ng picture, kumuha na nga na, talagang dire-direjo na. So, tanongin natin si Sir EA kung paano niya na-achieve yung ganung karami. Paano ba yung diskarte sa pagiging vlogger? Ano yung may iba-advise mo sa mga bago pa lang na vlogger na kagaya ko na nag-inspire na dumami yung subscriber namin. At kagaya kasi ng bilang baguhan na vlogger, kailangan mo talagang kumain ng kumain. Meaning ng kumain, manood ng mga kapwa vlogger, veterans man yan o newbie vlogger, kasi marami kang matututunan sa paraan na ganun. So doon tayo kukuha ng mga idea para at least may enhance pa yung knowledge natin sa mundo ng vlogging. So yun, hindi naman siya yung tipikal talaga na seryoso, pero malaking bagay para mag-evolve tayo sa pagiging isang vlogger. Yun. So, sir, ano ba yung pinaka hindi mo malilimutan na pangyayari nung mga nag-uubisa ka palang nagpa-vlog? Kasi hindi naman kasi agad marami kang views, marami kang subscriber agad. Ano ba yung mga part na gano'n na parang gusto mo parang tutuloy ko ba to o hindi? Para wag ganun, para ma-encourage yung mga bagong vlogger diyan. Ito si Sir. Sa experience ko kasi dumating din yung point na yung lahat ng Facebook friends ko sa Facebook lahat 'yun pinag-chat ko. Na nakikisuyo ako, sabi ko baka pwede niyo i-subscribe yung maliit kong YouTube channel. So doon sa panahon na 'yon, sabi natin siguro mga 10% ng mga Facebook friend ko natulungan naman ako. So maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. So, tapos doon, syempre, huwag kang magsawang mag-share ng inyong mga video sa mga iba't ibang klaseng Kalapati group. No? So, yun, malaking bagay din yun. Kasi mapapansin yan balang araw. Lalo ka na, sir, kilala ka po. Malaki yung potential ni Sir Michael Drasquero na tumaas ang kanyang YouTube channel. Kaya subscribe nyo na YouTube channel.
Ano na lang? Ako, wala pang 1,000. So, ano ba yung mga mapapayo ni Sir sa mga ano sa mga bagong vlogger ngayon? Ang mapapayo ko lang, syempre, pag nag-umpisa ka pa lang, syempre, kailangan din yung malakas yung love mo. Lalo pag, pag may dumaan din, pag nag-vlog ka, may dumaan, eh, parang mahiya ka na, di mo na itutuloy, di ba? I-stop mo na. So, tuloy-tuloy mo lang yung pag-vlog. May mga ano tayo, syempre pag nag-umpisa ka, may mga basher na rin. Eh hindi, nadaanan mo, ikaw lalo. Meron. Yun. Pag na-bash ka niyan, panghihina ka ng loob eh. Syempre, small panser lang ako, wala pa ako na-achieve. Syempre, pag na-bash ako ng ganito-ganyan, parang panghihinaan ka na, di mo itutuloy. Pero, inisip-isip ko, pag in-stop ko to, hindi ko makakamit yung gusto kong puntahan. Kaya tinuloy-tuloy ko. Kaya, sa mga kalapati group, nag-share-share ako dyan ng mga, ano, ng mga video ko. Lalo sa kalapati group mo, sir, parang nag-share-share din ako dun eh, sa Tala, ano, Tala Bandship Club. Nag-share din ako dun. Hanggang sa, may nag-bash sa akin na sinabi, ang hina ko dun mag-vlog. Kasi ang boss ko, hello, mga cadaver friends. Walang dating. So, kahit ako din sa sarili ko, oh nga, ano, pag-unog yung sarili ko, parang walang dating. Siyempre, kahit yung viewers pa, walang gana sa akin. Ang ginawa ko ngayon, yung natural na ako na, yung sarili ko na mismo, kinapalang ko yung mukha ko. Siyempre, nanonood din ako ng mga ano yan. Nanonood ko tayo ng mga ibang vlogger, para makuha tayo ng mga technique, tsaka parang mabush yung confidence natin na kaya nila, kaya ko din. So, yun yung mga ano ko, tapos, nilakasan ko na yung bonus ko, tapos yung mga natural na ako na, yun na, nag-boom na, unti-unting dumami na yung viewers. So, number one guys, number one, kahit may basher, tuloy lang. Kasi kasama yun sa pagbablog. Kasama yun, hindi mo sila mapiplease lahat. Merong marami magugustuhan ng vlog mo, meron din hindi. So, hindi pare-parehas. So, pangalawa, kailangan makapalim mo ka. So, tayo, pinapractice ako. Ako mismo, dahil bago pa lang ako ng vlogger, pinapractice ko na rin na medyo kapal-kapala ng konti yung mukha. So, pangatlo, kailangan malakas ang boses. So, hindi kailangan mahina-mahina boses, okay? Ano, kailangan malakas ang boses para lalo ka maintindihan ng mga viewers. 2019, nag-umpisa na siya mag-vlog. So, 2020, nag-PM siya sa akin. O, sinasabi niya kung pwede ko siya, kung pwede siya mag-log visit. So, sabi ko, wala namang problema. Nung time na yon, bago pa lang siyang nag-vlogger. So, hindi pa ganun ka-sustain ang income. Big time na. Siyempre, yung mga dating hindi ko nabibigay sa kalapate ko, dahil sa pagbablog, nabigay ko, napagpatay ako ng medyo maliit na look. Worth 22,000. Wow, sana all! Dati ko lang ako, So, nakabili ako ng second hand na look. Yung dating look, yung WAP5 lang ata. Tapos, pinamigay ko sa kapitbahay namin. Tsaka yung mga meron kong blessing, i-share ko din. Kaya sa mga batang fans yan na gusto magkaroon ng kalapati. So, look, yan, nagbigay din ako ng look. Dali ko yung look sa kapitbahay sa mga kalapati, sa mga bata. Ayun lang may share ko sa mga ano, mga gusto magsimula mag-vlog. Please don't forget to hit the notification bell down below para